Good morning mga katigma, gigisingin natin si Kuya Shoktong. Tulog na tayo, tagali na. Nadatnan ko rin siya mga katigma, natutulog. Tara na! Wala mga diesel yung mga... So ayun mga katigma, andito tayo. Pampagoodbye lang, nadatnan ko rin siyang natutulog mga katigma. Maraming times na pupunta ako dito, natutunugan niya ako. Eh ngayon, nadatnan ko rin siyang tulog. So, iyan muna natin si Kuya Shoktong. Magpakape ka na yan. Total bagong gising ka naman. Dito tayo sa kanila mga kadigma. Yan o, may pakape pa si Kuya Shoktong. Yan mga kadigma o. Maga pa lang, good vibes na. Amor means love. Tapos ito, keep calm and have faith, oh, di ba? Maaga pa lang eh. Pakipa pa lang ni Kuya Shoktong eh, good vibes na. Alam ko yung amor means ano yun eh, love. Ano nga eh, pakape pa. Lalakas yung nervous natin dito mga kadigma. Yung kape niya eh, may gatas pa. Eh, yung kape pampanervyos, tapos gatas pampalakas. Di, lalakas yung nervous namin yan. Huh? Ah, sarap. Sweet. Tasty. Bread. Wala tayong tasty bread na yan. So, kape muna tayo mga digma. Nagtimpla ng kape si Kuya Shoktong. Laging nagugulat pagka inaharap ko yung camera sa kanya eh. So, yun. Nandito na tayo mga digma sa kubo nila Kuya Shoktong sa tabing ilog. So marami tayong namis dito, gawa ng andad sa pagpapalay tayo, napokus tayo dun. Pero dun pa rin tayo lulusong, punta lang tayo dito. I-update natin yung mga kamatis. Kung anong ginagawa ni Legend B. Boss! Ano si Legend B? Anong ginagawa mo dyan? Takutin mo nga ako, marap ka! Yan na digma. Bali si Legend B at si Kuya Vic ang kumipitas dito. Ay yung mga ano pala mga digma, ang ating mga turkey. Update natin mga turkey natin. Ay, may tiyala naman sa aking ko. Bakit yan natin mga digma. Ayun o, lalaki na mga digma. Meron na silang wings. Ayun o, may mga paktak na. Kuya Shok, yung pagkain Kuya Shok, oh, gutom na gutom. Mga digma, oh. May anak na si Turkey. Nabuhay lahat mga kadigma. Pito yan eh. Ayun na, palalaki na. Meron na silang saktak. Ayun, oh, mga kadigma, oh. Gutom na gutom sila, oh. Ayun na. Gutom na gutom yung mga Turkey. Yung maliit ang tawag dyan. Ikaw malaking maliit na turkey? Oo. Oo, 37. Hindi, hindi po pwedeng... Ano yan? 23, 24, 25. Eh, pito yan Lola Santang eh. Si 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ito yung nanay nila, si Turkey. Yun pa mga kadigma oh. Bulaklak ng kalabasa. Pitas ni Kuya Vic. Kadami oh mga kadigma oh. Gusto mo? Ayun yung the flower boy eh. Yun yung ano eh. Sikat. Flower boy. Legend B. Mga kadigma oh. Fresh na fresh. Pag kinasal si Kuya Vic. Ah. The flower boy ako. Mag-asama muna pa bago kasal. Wala pang asawa mga tigma, kasal na inuusa. Mag-asama muna bago kasal. Di ba, Shok? Oo. Di ba? Tara mga tigma.
Tingnan natin mga kamatis. Bali, sa Legend B nga, tulad na sabi ko sa Legend B, bumipitas na ito. Tingnan lang natin kung marami pang bunga. Marami pang bunga ito eh. Ayan mga adigma ang ating mga kamatis. Uy, marami ng hinog mga adigma. Yun oh, marami pa rin hinog. Alis na, ihinog na pala lahat. Bali, ngayon ang pitas na ito mga kadigma. Yung hindi nila daw nayari. Oo, humila. 1, 2, 3. Timantudling na lang pala. Kayang-kaya na Legend yun. Dumaan lang kami dito ni Kuya Shoktong. Gawa nang may kukuhanin kami. So yun mga antigma, yung mga kamatis natin ha. Palagay ko dumodoble na yung ano, yung hinog kasi marami nang presyo. Kuya Bic, magkano presyo? Alin? Kamatis. Hindi ko alam ah. Basta ko, awesome. Ako ba yung magtitinda? Ayun mga antigma, awesome. Medyo bumaba. Bumaba siya nun ah. Bumaba siya ng 5 pesos. Bali, 10, 250 per kaheng. Bumaba ng 100. Pero okay pa rin yun. 25 kesa kilo. Nasa bahay ka, tambay. Okay pa rin. Sa riot daw, sabi ng kumpare ko kagabi. 350 ang kuha nila doon. Mamaya, tatlo. Pinabayaan na nila. Sa bundok yun eh. 350, kahit na 350 nasa bundok ka. Oo, hindi na pwede yun. Pabayaan mo na. Pero pagka dito sa Kapatagan, pwede pa yun mga digma. 350 pwede pa. Eh, pagbababa lang The fighting spirit, teka. Kung di tatasyan, bababa. Ilang mag 1,000, hindi agad pa. Pero dati, mga digma, kung naalala nyo, nung nagtanim tayo sa tabing bundok, December, 1,800 ang kaheng. Ngayon naman tumanim kami ng mas maaga, mura pa rin. Yun nga sinasabi ko mga digma. Kung ako, naiisip ko na magtanim ng mas maaga, yung mga ibang nagtatanim din ng kamatis, naiisip din nila yon na magtanim ng mas maaga. Kaya nagkakasabay-sabay din. Yun ang sinasabi ko mga kadigma. Kaya, tiyempuan na lang din sa pagugulay ngayon, di tulad dati. Dati talaga, pag tiyempuhin mo yung mahal, tatama. Pero ngayon, gagawa ng marami ang ano, marami nang nagtatanim. Ano na rin ito mga digma, gawa ng pandemya dahil walang trabaho yung mga ibang ano, yun, nagbukid na rin. Kaya sa wala silang ginagawa, nasa bahay lang. Kaya dumadami ang supply ng gulay. Ayun, meron pa. Naglana ako ng bulaklak. Hindi na lang pumitas doon, yung mga pinagpaguran pa nung kumitas na yung paikukuhanin. Wala na sa makukuha doon. Kinuha mo na. Oo. Napagod ang misis. Hagod dyan. Napagod ang misis ko, regaluan ko. Nakahagod yung pitas na yan. Iyan na. Sa makukuha yun. Nanay baby, gusto to eh. Pengi ako ah. Abay, kumuha kayo. Ganyan lang ang ligaw ko. Oh, ligaw. At saka to, magkagusto. Sinta! Ano ba? Tawasan ko tayo! Dapat mayamak na kundilya. Pagka di ka sinagot. So yan mga digma, nag-aano kay Legend B. Ito po si Legend B, andito lang. Iniiwanan namin dito. Gawa na naghahatid pa sa misis niya. Siya ang naiwan sa mga kamatis. Magkamukha na lang. Magkamukha na kami ni Kuya Bic. Na lang ang hindi. Mga digma yan. Titindan yan mga digma yan. Hindi? Hindi na ta? Hindi, pamibigay ko lang yan. Pamibigay mo lang sa ano ka na lumayo. Di ba mga digma? Sabi gusto mo, sa'yo na lahat. Yeah. Hindi ha, talagang kukuha ko dito. Hindi mga digma, hindi kasi nanay bebenta tong buka. Na ibebenta mo to dito lang sa amin. Kasi ang pinipitas nila yung hindi nakabuka, hapon nilang pipitasin yun, tapos kinabukasan ibebenta, nakabuka na siya mga digma. Kaya eto, hindi na pwedeng pambenta. Pan dito dito. Pinamimigay ko lang yan. So let's go mga digma. Ay! Take ko na pala tong opportunity na to about dun kay Boss JJ. Ito, abangan dito din si Legend B. So yun mga digma, take ko na tong opportunity na to about sa vlog ni Boss JJ, So medyo nagkaano lang po ng paliwanag mga kadigma si Boss JJ. Wag naman natin siyang ibas dun sa iniwan ko daw si Kuya.
napilitan siyang magtrabaho sa Ortiz. Hindi po ganoon, nagka-miscommunication lang po sila ni Apolita dahil nagkausap-usap po kami ni Apolita, ako at si boss, si Legend B po. Maganda naman po yung paliwanag, medyo nag-miscommunication lang po sila, si Apolita at si boss JJ. Bali, ang dating kasi doon, napilitan daw siya, hindi po. Kinausap po kami ni Apolita na siya muna yung magtatrabaho sa 2 hektarya gawa ng wala na pong tinatrabaho dito sa Tabing Ilog. Yung si, times po na yon, wala pa po talaga tinatrabaho si Boss JJ dito sa Tabing Ilog. Wala pa siya ng arkila nun. Gawa ng mahal po ang rent. Kaya nag-miss ko lang po. So sana, wag po natin iba si Boss JJ. At syempre yung mga supporters naming tatlo at yung mga supporters niya minsan nagbabangayan sa comment section. Syempre, kaya siguro nasabi lang ni Boss JJ yon. Gawa ng gusto niya ng matigil. Kaya yun po ang epekto ng mga kadigma pagka nag-aaway-away sa comment section, kahit na wala kang ginagawang mali, minamali ka ng iba. So yun, eh sa akin naman, wala naman ako magagawa kahit na sabihin nila na, oh JSLT, ganyan ka, mataas ang pride mo. Oo, mataas ang pride ko mga kadigma sa paningin nila. Yun. Oo. Sa paningin nila, hindi ko naman po mapapasaya kasi lahat ng tao mga kadigma. Hindi naman lahat natin sila mapapasaya. Kaya yun. Ayun mga kadigma, sana wag natin i-bash si Boss JJ about do sa lupa na sila na po nagtatanim doon. Kinausap po kami ni Apolita, kaya yung mga nambaba, sana tumigil na po sa pambabas kay Boss JJ. Sa akin okay lang. Sa mga kasama ko lang, medyo siyempre nakakaano sa mga kasama ko. Sa ano po kasi, wala naman pong nagbago doon sa pagiging magkakaibigan namin nila Boss JJ. Ang ano lang po, yun po, yung sa pagpapaliwanag niya, medyo nagkaroon lang po ng konting lapse. Kaya hindi po ganun kalinaw. Apo. Kaya sa nagsabing iniwan daw po namin sa RC 4x4, hindi po namin iniwan sa RC 4x4. Bali, kinausap nga ako ni Apolita, kaya sabi ko kay Apolita nun, kung sasama po ako ni 4x4 dun sa... Kasi po hinati yung 4 hektarya ni Apolita, kay Boss JJ yung dalawa, sabi ni Apolita, yung dalawa kay 4x4. Sabi ko po kay Apolita, kung sasama po kami, sasama naman po kami. Kaya sa nagsasabing iniwan po namin sa RC Kuya, hindi po. At saka ito po, hindi ko na po sakop kasi mga kadigma sa mga kasama ko kung tawag doon. Sino pakikisamahan nila, kanino sila sasama. Hindi naman po ako yung tao na hahawakan ko sa leeg. Oy, dito ka, sama ka sa akin, huwag kang aalis. Oy, dito ka, ganon. Hindi naman po akong ganong klaseng tao mga kadigma. Free po sila, kung aalis po sila. Kahit hindi po sila magpaalam, lulusong kami. Kahit na hindi lumusong isa, okay lang po sa amin, basta tuloy-tuloy lang ang buhay, eh, kaya nga. Pero kung piyesta yan, sasama ko. Tulad sila dyan, pinakikita yung mga kadigma. Oh, ganire, dahil... Yung asawa niya is pumapasok po. Siya na lang iwan sa mga kamatis. Sa mga naghahanap kay Legend B. So, yan mga kadigma. Shoutout po kay Eddie Guerrero. Dito ko na ano ito. Sana wag natin i-bash si Boss JJ. Sana mahinto na po yung mga tumitira po sa kanya. Yung mga dummy account. Yun lang. May pinagsamahan kami nila Boss JJ. Kaya sinasabi po namin to. Kasi nag-ano din siya na medyo... Nagkamali naman talaga sa paliwanag. Konti lang naman pero yun nga, para lang siguro matapos na nga talaga mga kadigma. Kasi syempre kahit na ganun maapektuhan kahit man sino. Sasabihin kang ganyan. Ako nga sinasabi ng malaking ilong, okay lang. So yan mga kadigma, sana po wag na nating iba si Boss JJ mga kadigma. Binigay ng Panginoon Diyos siya, tatanggapin mo. Sana yun nga matapos na yung ano, yung pambabash. Maging ano lang tayo mga kadigma, yung supporters ng kadigma, kabossing, let's support each other, eh, kaya nga. So, yun. So, dito ka natapusin tayo mga kadigma, lusong pa kami ni Kuya Shoktong doon sa Ibayo. Narinig mo yan? Oh. Sabi niya, pinariringgang ka. Oh. Let's support each other daw, ikaw lang. So, yun mga kadigma, legend bit talaga, loko-loko eh. So, let's go na mga kadigma. May take out tayo ng bulaklak ng kalabasa. Gustong-gusto ni nanay ko to eh, nanay baby. Boss! Sama ka!
Gago. Ano? Pipitas ka. The flower boy. Ah, babalik ka. O sige, tara para may kasamang magkarga ng bihi. So, let's go. Ayun, mga tigma, daan muna tayo dito. Bibili natin ng sombrerong Ebo si Bullstag para daw masagana ng ani. Ayun, ha. Oh, 60, anong gusto mo yan? Yung nga, bagay. Mukha ka ng ano, ha? Ilan ba? Dalawa? Tanggalin mo yung ano mo. Bumili ka ng masikip. Dalawa lang, si Kuya Melvin at saka si... Dalawa, 60, 120. Ayun, si Kuya Father. Anong channel mo, Kuya? May channel? Iwas Gutom. Ayun, mga kadigma, support na lang natin. Iwas Gutom Vlog. Ayun, kay Kuya Father. Ayun. Amin din naman, Diesel. Oo, magpapatubig kami, Kuyang eh. Bale, dito din kami bumibili ng ano, mga kadigma. Mga kailangan namin sa bukid. Insecticide, yan. So yun, shoutout ulit kay Iwas Gutom. Yun. Bibigyan pa tayong ubas ni Iwas Gutom Vlog. Ayan o, oh. Ubas. Tingnan. Ito. Ayan, ayan, sige. Pitasin mo. Ayan o, no, first time ko kuyang ganito eh. Pumitas eh. Doon naman tayo, doon ito niya. Pinipitas ba? Ano na yan? Kuya Shok, ikaw nga. Awa ko yung GoPro eh. Ayan, mga digma o. Oh. Mga ding mabunga ng ubas. Ayan ha, tingnan ko nga. Thank you. Tikmin, tikmin. Kinakain ba pati balat ha? Oo, oo, malinis yan, araw-araw. Oo, malambot na. Mga ding mabunga. Ubas. Naka, may-ari na yun no, kay Father. Ito so, ano naman to? Ito ubas din ta? Berry. Na? Berry. Berry. Thank you. So yan. Okay. Kay Father, shoutout ulit. Thank you. Mga kadigma, binigyan pa kami ng ubas. So ayun, pag-support na lang ulit mga kadigma. Iwas Gutom. Iwas Gutom Vlog. Kaya tigay mo na magkaroon ganun yung binili. So let's go. Tigyan ka pala. Bakit ito itong... Tubigan na lahat oh. Yan na tatrabahuin namin. The phase 2. Yung masaganang ani ni Bullstag mga kadigma, yung kanya sombrero, iniwan ni Kuya Shoktong doon sa sa tinda. Naiwan yung sombrero binili namin. Nasaan? Anong kasalanan? Oh. Ayan, binili namin mga kadigma eh, nakakalimutan niya. So yun, si Melvin nagluluto na ng upo at saka yung kahapon. Ang tingin mo kayang, mura na yan, marumi pa no? Oo. Yung hito. Ayan no, mabilis ang luto lang. So kami ni Kuya Shoktong, magkano na namin yung makina habang nagluluto si Yang Gas, Kurudo. Para may kasama kang magtabon. Masagana nga na yung sombrero mga kadigma. Hey! Kaya mga kadigma, pinandar natin yung ano, pinapaandar ni Kuya Melvin yung patubig. Andar namin ni Kuya Shoktong. Eh, kahit tangan dalawa dun eh, kasi may pinapaligian. Ayun na yung ating binubukid na pangalawa. Naalala ko na naman yung si masaganang ani. Pinabibili ni Bullstag yun eh, yung sombrerong Ebos mga kadigma. Bumili kami sa tindahan, naiwan ni Kuya Shokto. Children, putik na mga kadigma. Yung ganti ng putik, pambabad na yung binhi nito. Kaya nagdala na rin kami kanina. Ayan si Bullstag oh. Bali yan na lang yung tractor niya pati ito oh. Kapila niya lang pala.
Kasama, kawal ka muna. Nakakadigma, katuwa sana ni Bullstag kung dala namin yung sombrerong pampalakas ng ani. Kaya kaso naiwan. Katuwa sana nun kung inaano na yung sombrero. Pero babalikan namin mamayang hapon, baka andun pa yun. Katuwa sana nun yang. Kung naiin, matagal niya nang nire-request yun sa amin dalawa eh. Lime pa. Ada na mga liga. Ang ganda na ng putik oh. Hindi po pala puno yun. Ngayon yung makina namin mga kadigma. Dali dyan lang kami kumukuha ng tubig gawa ng mababawang ilog. Binaba namin yung Voltron. Mali yun ang gagawin namin ni Kuya Shoktong. Gawin muna namin mga kadigma. Yun na mga kadigma. Gawa na namin ni Kuya Shoktong. So tara na. Let's go. Kain muna tayo mga kading. Yan. Yan ramalas kami. Ito ko lagi po to kung alalala. Hanggang ngayon di makapag get over si Kuya Shoktong sa sombrerong pampalakas ani. Kampo sa ni lugun. Yun na mga kading, luto na. Almusal na tayo. Napangiti naman natin si Bullstag sa sombrerong pampalakas. Hindi nalagat ang bago yung may bulis na pula pula. Basta bumili ka. Oo. Bakit sabay? Mukha na. May ayaw akbag. Akbag ito. Tangkik ka kayo. Yun. Itik yun. Naiitik ka. Kambing. Malam mo kaya klareta. Malam mo anak. Ha? Malam mo anak lang kumya. Ay, tempanton ako na bengi. Kala ko minumulto ako. Malam mo anak lang kumya klareta. Ngimiyak na bata. Nahanap ko eh. Hindi ko nakita. Hindi, sinugod din kayo ng isang barangay na lamok. Siya lang. Ako, puyat na ako. Paghiga ako, tulog. Ano, lamok-lamok. Pahala ka ako sa buhay. Kami nga, yung usap. Malamok na dali. Malagod ako sa pagkarili, Tek. Luluma sa pesto ko, doon sa duyag. Nalalagyan ko ng umot sa taas eh. Hindi ako nalalamok. Eh siya, di siya makapagulubong, mamamatay siya. Malinsangan. Malinsangan ba? Nawala na naman yung lamig, no? Nagbago na naman yung klima. Kahit ko nang kulap ka marimla eh. Meron yata akong 3 oras dito kagabi. Nakatulog na ako. Dapat yan, pinrank mo eh. Minulito mo sandali eh. Pagpasok pa nga lang sa pinto, abay eh. Tingnan natin sino matapang sa dilim eh. Dala kang kumot puti eh. Saka mag-drop bomb. Kaya mag-drop bomb. Buso, bayo ko. Abay, ginato ka abay niyan. Puro baboy ulam natin. Oh. Ito, baboy na puro taba. Mamaya, yung baboy. Mm-mm. No? Mm-hmm. Baboy pagkaluto. Baboy. Yasan yung baboy ah, binaboy pagkaluto. Baboy talaga yun. Pakulog mo lang muna, bukas niluluto. Alin? Tindang. Kumakain ka ba yung baboy? Ha? Kumakain ka baboy? O hindi. Sa balista yan. Karoon din ang kinakain ko, karoon din ang baboy, pero baboy di kumakain. Alay, dahan-dahan lang sa walang, baka makano ka. Sarap eh. Sarap eh, no? Kanina pinatatapon mo yung hito na yun, sarap na sarap ko. Pinatatapon naman nabay? Pinaluluto sa akin, tapon mo yun. Nilagyan lang ko ako eh. Hindi ba ganon? Natapo ko talaga. Nilagyan traktor mo ko, magluluto na talaga ako. Pakakain ko sana kay Logan eh. Hindi na gusto ni Logan. Siyo, nakatiwa pa kanya, mabiyo pa. Ito? Dito din ilog, sa silver ang kinakain yun.
Nasuro naman si Andres, no? Oo. Ah, naman trabaho yan, kaligan niya. So, back to work mga digma. Bali, pagpuputol-putulin na namin ni Kuya Shoktong yan. Yung binhe. Ito, nag-start na rin kami dito. Pagpuputol-putulin na namin. Para maibabad na namin. Yahon mga kadigma. Putol-putol na namin. Yun mga kadigma. Yun namin ibababad. Lilinisin muna ni Kuya Shoktong. Ito para sa ano to mga kadigma? Sa pangalawa dito sa phase 2. Itong binhi na to. Bali ang ibababad namin is 12. 12 kaban naman ngayon. Yung una 10. Tapos yung the rest na mga binhi namin doon is dun sa medyo maluwang. Yung sa phase 3. Yung alam niyo ay phase 3 mga digma. Mga nagbe-bake ng cake, yun phase 3 ang tawag doon. Tapos na mga digma, bali 24 hours ang babad niya. So, tara mga digma. Pilapil tayo. Saka natin dalhin tong paleta, by bull stock. Yeah. Gustang araw. Agad hapon na. Try natin magpilapil. Kundi lang naman itong pinipilapil natin. Sabay na natin itong paleta. Si Bustag mga digma. Yun o. Ganadong ganado pa eh.
Di na tayo mapapalo niyan na yan. Ang ganda na ipilabil natin eh. Yan ang adigma oh. Diba? Yan po oh. Yan po oh. So, ayun na tayo mga adigma. Mayari na naman na maghapon. So, shoutout po sa mga manonood namin buong Pilipinas, sa mga nasa abroad. Shoutout po sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Isang malakas na shoutout. Oh, shoutong. Shoutout. Shoutout sa kapitbahay mo. Yun. Shoutout sa mga kapitbahay ni Kuya Shoktong. Yun. Salamat po sa panonood. So yun mga tingwa, dito ko natapusin to. Kung bawa sa channel namin, JSL4 Remastered. Please like and share and click the tiny bell dyan sa baba para updated ka sa aming susunod na video. Hanggang sa susunod. Ciao! Merci!